Sa ibang balita, pinag-aaralan na ng NBI ang mga text na ipinadala umano ni Cedric Lee kay Von Navarro matapos ng insidente ng pambubugbog. Balitang hatid ni John Consulta. Matapos i-turnover ni Von Navarro ang kanyang cellphone sa NBI, sinusuri na ngayon ng ahensya ang ilang text message umano sa kanya ni Cedric Lee. Isang araw matapos ang umano'y pambubugbog sa kanya sa condo unit ni Denise Cornejo. Nakasad sa unang text message, dapat daw bayaran ni Von ang mga nasirang gamit sa condo unit ni Cornejo tulad ng sofa at TV. Sa isang bank account daw niya ito, idedeposito. May banta pa rin si Cedric kay Von kapag inulit nito ang ginawa. Sa isa pang text, sinabihan daw ni Cedric si Von na pwede nitong kausapin ang bank manager para mabayaran na ang mga nasirang gamit. Kapag di raw nagdeposito si Von kinabukasan, alam na raw niya ang mangyayari sa kanya. Sa isa pang text message, tiniyak ni Cedric na tutupad siya sa kanilang usapan ni Von. Kahit ipagtanong pa raw niya sa kanilang mga kaibigan, hindi rin daw sila extortionist o mangingikil, kundi tagapagbigay raw ng hustisya. Di raw nila kailangan ang pera ng aktor na barya nga lang daw sa kanila kung tutusin. Ang ika-apat na text message ni Cedric, pinadala raw niya matapos magsumbong ni Von sa NBI at kumalat sa media ang nangyari. Hamon ni Cedric, ilabas na lang sa media ang lahat para malaman ng tao ang nangyari. Susubukan daw ng NBI na i-retrieve ang text messages ni Von at Denise mula January 17 kung kailan unang pumunta si Von sa condo ni Denise hanggang noong January 22 ng gabi nang mangyari ang pambubugbog daw sa actor host. Kabilang dito ang pag-text daw ni Denise sa kanya ng bad boy ka at ang pagtawag sa kanya ng sweetie. Sabi ni Von, binura raw ni Cedric amang ito nung nasa presinto pa sila. It will be submitted for forensics and we will be able to identify the calls. The callers probably or the text messages. Nauna lang tinanggi ni Denise ang umano'y mga text niya kay Von. Ang dami ko pong ginagawa para po makipag-text pa po sa kanya. Nakipagpulong ang abogado ni Von at manager na si Chito Ronio, kina Interior Secretary Mar Rojas at PNP Chief of the Directorial Staff, Director Rinaldo Espina. Hiniling ng kampo ni Von sa PNP na alisan ng lisensya ang sinuman sa mga nambugbog na may baril. Pag-aaralan daw ito ng DALG at PNP. Nauna lang sinabi ni Lee na wala siyang dalang baril nung gabing iyon. Pumayag ang PNP na pamantayan ang tinitirahan ng pamilya ng aktor dahil daw sa banta sa kanilang seguridad. Pero paglilino ng kampo ni Von, hindi sila humiling ng security escort para sa kanya at pamilya. Gita man ang kampo ni Denise, dapat daw ang dalaga ang protektahan ng PNP. Sasabugan siya ng asido, tatapunan siya ng kung ano-ano, they are even threatening on her life, safety, and also of her family. Apelan nila maging patas ang imbestigasyon ng mga otoridad at itigil ang character assassination daw sa kanila. This is a legal case that has to be tried in the proper courts and not in the court of public opinion nor be given a trial by publicity. Bigyan kami ng pagkakataon para mabigay din yung aming panig. Sa inaasahang pagdating ng mga karagdagang ebidensya at pagharap ng mga personalidad na pinasopina ng mga investigador, umaasang NBI na makukumpleto nila ang kanilang final report sa susunod na linggo. John Consulta, GMA News.